Hello everyone, this is Shirley. Welcome to my channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys, please subscribe to my channel and give me likes. And our topic for today guys is about sa pagre-renew ng passport. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po ay isang OFW dito sa Abu Dhabi, UAE. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano po ang pag-renew ng passport, nakabase po dito sa ibang bansa sa abroad, lalo na dito sa UAE guys, ang video na ito ay para po sa inyo. Disclaimer lang po, hindi po ako expert. At itong mga sasabihin ko dito sa video na to guys ay base lang po sa aking na-experience at I'm 100% na sure ako sa mga sasabihin ko. So ayun guys, magsimula na tayo. Nakikita niyo naman po sa ating title about sa passport renewal ng mga nakabase abroad. So first guys, naka-renew na ako noon, but it was long time ago, 2013 yata. Ano yung requirements ng pag-re-renew ng passport? So, nagtanong ako sa amo ko guys, ang sabi nila ay magpa-picture daw muna ako ng passport ID. Yan. At saka, kailangan may copy ako ng passport ko. At saka, ng passport ng amo ko. Yun. So, yun ang mga sinabi nila sa akin, guys. Pero, nalaman ko kung ano ba talaga yung mga kailangan nung nandoon na ako sa embassy. So, kapag kayo po ay mag-renew ng passport ninyo, mayroon po tayong website ng Philippine Embassy dito sa internet guys, Philippine Embassy Abu Dhabi or Dubai, or i-type nyo lang yun guys at makikita nyo doon yung mga requirements. Pero ang sabi kasi nila na kailangan daw magpa-appointment, so yun yung nasa isip ko habang papunta ako sa embassy dahil hindi ako nakapag-appointment. So, ang expiration ng passport ko ay ngayong 27 na ng November. At dumiretso na ako sa Philippine Embassy. Nag-try akong pumunta sa website, guys. At clinic ko yung for appointment, not available. So, sabi ko, bakit not available? So, yun. Nung pagpunta ko sa ano, guys, sa embassy, ayun, nagtanong ako sa guard kasi kung taga Abu Dhabi kayo, yun may dalawang partition kasi yung embassy natin dyan sa Abu Dhabi. Yung sa kabila, sa kung nakaharap kayong ganito, sa may right side nyo, nandoon yung kung maglalakad kayo ng kontrata ninyo, yung pag-ibig, SSS, yung mga bagay na yun. Doon po yun guys. Pero dito sa kabila, yung mga sa left side guys na gate, doon yung inasikaso yung mga affidavit, yung mga tumakas, yun. And doon, at saka yung pagre-renew ng passport, mga papeles, yun guys. So doon kayo pumasok kapag nagre-renew kayo ng passport. So pupunta, first guys, pumunta lang kayo sa guard at i-entertain kayo nila kasi very friendly sila guys at hindi kayo madadyahi dahil tutulungan kanila agad. So, unang-una, bibigyan kanila ng form. Ayan, form na ano siya, one page lang pero back-to-back siya, may about information mo. Ayan. Excuse me. About lang yun sa information mo, personal information. And ang hihingi nila guys ay kopya ng
ano ng passport mo, yung page na yon na pinakaharap yon. Yun ang hingiin nila, guys. At isang copy, dalawang copy ng passport at saka isang copy ng visa mo. Yan. Yun ang hingiin nila sa'yo. At hindi pala totoo yung sabi ng amo ko na kailangan ng passport ID. Nagpa-picture pa naman ako bago ako pumunta doon. So, yun ang kailangan, guys. Tapos, fill upan mo yun at required ka na mag-sign doon. Maglalag-in ka, mag-sign ba yung susulat yung parang attendance doon sa papel, sa logbook ng guard. Kasi ipapasa niya doon sa may maliit na bintana doon na may paserokan, may pa-photocopy. Doon kasi magbibigay ng number para kasi tatawagin, may mga number kasi lahat, guys. Doon ka bibigyan ng numbers. Nung pagpasok ko pala doon, guys, bago ako binigyan ng form, tinanong pala ako kung may appointment ba daw ako. So sabi ko, wala po, hindi po ako nakapag-appointment. Okay lang po ba? Sabi ko. Sabi nila, walang problema. Okay, makaka-apply ka ng renewal. Yun. So, pagkatapos mong makuha yung numbers, yun, yan, fill upan nyo, guys. At ang tatanong doon, yung pangalan nyo, yung mother, father, at saka bakit na, ano bang status ng passport mo, kung na-lost ba or intact or na-damage, yung ganun. Tapos contact number, emergency, pag gustong, kung may mangyari sa'yo, anong mga number na i-contact, yun, at saka yung detail info ng passport nyo, yun ang tinatanong doon. At saka yun ang i-fill up doon. Tsaka address, yun. Address sa Pinas at address dito sa abroad. Yan. Pagkatapos, guys, pag na-fill upan nyo na, mayroon doon sa loob na waiting area, may mga upuan. Upo lang doon, guys, at tatawagin kayo ng mga ano, ng may nagma-microphone, may boses na ano, yung magtatawag ng number. Kapag natawag na yung number nyo, saka kayo papasok sa loob. Pero yung mga affidavit na nilalakad nila, mga affidavit, diretso pasok na yun. Pero yung passport, guys, maghintay tayo na tatawagin. Yun. Pag tinawag na, yun, diretso na kayo sa parang ano, yung check nila yung kung totoo ba yung mga sinulat mo doon. Ang nangyari sa akin, guys, ay kasi dahil married na ako, pero ang ginamit ko na pangalan ay yung single pa ako. So, ang nilagay ko doon sa information sheet, single. Eh, nung sa person to be contacted in case of emergency, nilagay ko yung name ng mama ko at name ng husband ko. So, tinanong ako nung ni ma'am doon na nag-aasikaso, sino itong name na to? Sabi ko, husband ko po. Ayan. Sabi niya, naku, hindi kita ma-approve sa application mo na to, kasi tingnan mo dito sa baba, hinighlight niya, guys, yung batas na nanunumpa ka na na kailangan totoong information lang ang isulat mo doon. At dahil sa ginawa ko, single yung nilagay ko, nagka-problema ako, guys. So, yun, pinangaralan ako at nagtanong na rin ako kung ano po ang dapat kong gagawin. So, kayo, guys, na kagaya ng situation ko, na nalilito kung ano ba talang gagawin sa mga ganyan, isulat nyo po na married kayo kahit ang gamit nyo ay single pa. Kahit ang gamit nyo ang apelyido ay nung single pa kayo. Yun. At ilagay nyo rin yung pangalan ng husband ninyo. Yun ang dapat nyong gawin, guys. Kasi marireject po yung application natin ng passport.
So, ayun na nga guys, nagtanong ako kung anong requirements kapag kung sakaling gagamitin ko na yung apelyido ng asawa ko. Kasi guys, ganito kasi yun. Kaya hanggang ngayon, gumagamit pa rin ako ng single na name ko kasi nung 2016 kami kinasal, hindi ko pa naayos agad. Ang hirap pa lang ayusin agad-agad yung mga IDs mo, yung mga kagaya ng passport na ilipat sa apelyido ng asawa. So so after 8 months guys ng kasal namin, bumalik kasi ako sa abroad. So yung passport ko ganun pa rin, sa single pa rin guys. Para info lang guys kung bakit baka nagtataka kayo bakit single yung gamit ko. So ayun guys, sabi ni ma'am, kailangan ko daw ng birth certificate na authenticated na ano siya, yung approved ng DFA. Eh wala ako guys, ang meron lang ako yung original copy ng marriage certificate. So yun yung kailangan para i-prove na married ka. So yun lang muna ang ginawa ko guys. Yun, approve na married ako. So pinaalis niya ako uli, pinapunta doon, pinalabas niya ako kasi kailangan kong ipa-xerox yung original na marriage contract para ibigay ko uli sa kanya para i-approve niya raw yung application ko. So kayo dyan guys na kagaya ng kalagayan ko, yun ang gagawin po natin para ma-approve po tayo sa ating application. So married na nakalagay doon guys sa passport ko, pero ang gamit ko na apelyido nung single pa rin. Yun. So ayun guys, na-approve ako. At ang babayaran guys after ng kunting mga tanong-tanong, diretso na kayo sa cashier. Magbayad kayo at 240 dirhams yung bayad niya guys. Ang palitan ngayon sa dirham ay 1436 yata sa 1 peso yun. So i-times nyo na lang yun guys kung magkano ang ano nun ang total. So after ng magbayad guys ay doon na tayo sa encoding. Ayan, maghihintay na naman tayo guys doon sa encoding, balik naman sa labas para tawagin uli ang pangalan. Ready for picture taking at encoding yun at nagsasign ka na rin ng digital signature ba yun. After nun guys ay maghihintay na lang tayo ng 3 weeks to 1 month at bigyan naman tayo ng patunay na nag-approve tayo sa renewal. Mayroon silang binibigay guys na maliit na resibo. Yun. Yun ang dalhin natin pagbalik kapag na okay na yung passport natin. So paano malaman kung ready to pick up na ba yung passport natin guys? May binibigay silang website, doon natin i-check after 3 weeks to 1 month kung nandoon na yung pangalan natin. Pag nandoon na, saka tayo babalik doon sa Philippine Embassy at dala dapat natin yung passport natin, yung old at saka yung resibo. Ayun. Yun lang ang experience ko guys sa aking pag-renew ng passport at may mga bagay tayo na bagong natutunan sa aking paglalakad doon. So, sana guys, makatulong ito sa inyo. Gusto ko lang i-share sa inyo guys para kung sakaling kagaya sa akin yung situation ninyo ay alam nyo na ang gagawin ninyo. So, ngayon guys, waiting ako sa aking passport at totoo yung sabi nila guys na 10 years na yung passport. So, very excited kahit hindi pa naman nakalagay sa ano yung apelyido ng asawa ko. Pero madali nang naman baguhin yun guys. So hope ay
Nagustuhan nyo ang aking video for today. Ulitin ko guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and give me like guys. And salamat! Thanks for watching! Bye!